Daan-daan na daw ang kanyang napagaling at kahit daw anong sakit ay kaya niyang alisin. May cancer po ako sa bag. Kaya sa mahal na Bethel nagagaling ang kanyang lakas. Malalaman niyo po ang kabuong ulat dito sa mystery. Nako, Ate Rona, huwag kang maniwala dito kay Nico. Kasi may pinuporma ang chicks ko. Kala niya makukuha niya pag meron siyang bagong sapatos. Alam mo, Nico, kahit na bago pa yung isuot mo, kundi mo baguhin yung lasa loob mo, baliwala rin yan eh. Yan, ako na naman ang nakita niyo. Kung ayaw niyo ako, birindiwag. Alam niyo, tumigil lang nga kayo ha, pwede. Ang hirap-hirap ng panahon ngayon, puro gasos ang iniisip ko. Guys! Bago maghalo ang balat si Tinalupan, pwede ba umalis na tayo? Teka, paano yung lakad natin bukas? Tuloy! Ikaw pa, lakas mo sa akin! Uy! Tingting! May bago ako! Yan mo, manlalagaw! Hello, chopper! May bago? Hello, magaw! Hello! Hi! Dito po ba nakatira si... Rona Del Fierro? Ikaw nga! Ay, pinapasundo ko kayo ni Mrs. Hilda Madrigal. Mrs. Hilda Madrigal? Ay, hindi niyo po siya kilala, pero kayo po kilalang kilala niya. Gusto niya raw po kayo makausap, importante lang. Rubbers isang katapat nito. Yasnik, hindi kaya isa to sa mga natulungan mo? Baka naman kamag-anak to ng isa sa mga ina-expose mo. Gagantihan ka. Eh kung gusto gumante, bakit papatawag si Ate Ron? O nga. Miss Rona, sigurado ka bang wala ka natatanda ang Madrigal ang apelido? Eh baka naman kaibigan mo. Wala eh, kanina ko pa iniisip. Sigurado nga. Sa wakas, nagkita rin tayo. Ano ang kailangan niyo? Alam mo,
Lagi kong inaabangan ang programa mo sa telebisyon. At pag pumupunta ako sa ibang lugar, sa ibang bansa, lagi ko pinapatape ang programa mo. Bakit naman ho? Maganda ka. Malakas ang loob mo, masipag. Ingit na ingit ako sa'yo. Parang salamin ka ng aking kabataan. Isa ko sa masugid mong tagahanga, Rona. Salamat ho. Hindi ho sa anuman, pero hindi niyo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit niyo ako pinatawag? May taning na ang buhay ko. Gusto ko, bago ako mamatay, ay makita kita at makausap ng personal. Ano ho maipaglilingkod ko sa iyo? Wala. Tama na yung nagpunta ka rito. Malaking karangalan sa akin ang pagbigyan mo ang paanyaya ko. Huwag ng bilyonaryong matandang yun. Oo nga. Kanina ka pa namin tinatanong, hindi ka naman sumasagot. Eh, wala naman talagang sinabi. Papatawag ka ba nung kung walang sasabihin sa'yo? Okay, sinabi lang niya na isa siyang masugid na tagahanga. Yun lang. Sus, big time naman yung fan mo, Ate Rona. Bilyonarya. Pero, Miss Rona, parang ang weird, di ba? Kasi ipinatawag ka lang niya para sabihing fan mo siya. Di ba pa? Yo. Ano? Mamamatay na daw siya. Siguro kailangan niyang sabihin sa akin. Wow, gano'n ka ka-importante sa kanya? Baka naman nalulungkot kasi mag-isa lang daw siya sa buhay. Wala siyang anak, namatay na yung asawa niya. So nag-iisa lang siya. Ayaw nga niya magkatulong eh dahil daw baka pagsamantalahan yung kahinaan niya. Tapos sa'yo nagtiwala? Gano'n na nga. Pinababalik nga ako sa kanila bukas. Basta last, di ba? Pag binigyan ka ng pera, balato kami. Ha! Sabi ko ni. Pasok at may trabaho yung iba. Mabuti naman. Bakit mabuti? May sasabihin kasi ako sa yung importanteng bagay. Gaano ka importante?
ipapamana ko sa'yo ang lahat ng kayamanan ko. Higit na 200 milyon ang pera ko sa mga bangko dito sa Pilipinas. Ganon din sa ibang bansa. Mayroon din akong mga ari-arian at negosyo sa Amerika at sa Europa. Ang abogado ko ang papaliwanag sa'yo ng iba. Lahat yan ay ibibigay ko sa'yo. Gawa na itong testamento. Kulang na lang ng pirma mo. Mahigit na 2 bilyon ang halaga nito. Malaking maitutulong nito sa buhay mo. Hindi ko matatanggap yan. Walang pupuntahan ang kayamanang ito kung hindi mo tatanggapin. Nakikiusap ako sa'yo. Kung may pupuntahan ang mga pinaghirapan ko, hindi sa'yo na. Huli ko ng kahilingan sa'yo yan bago ako mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo na. Kayo ang bahala. Hindi mo alam kung anong kaligayahan ang binigay mo sa akin. Kagiginhawa ng buhay mo at sa ikatatahimik ko. Bakit? Nahihilo ko. Mando, iwanan mo na kami. Ito na ang itinakdang oras. Mapapasa akin na ang kanyang katauhan. Ako na ang nagmamayari ng kanyang katawan. Ito na ang hudyat ng buhay kong walang kamatayan. Thank you.
sabihin ito? Hindi mo ba nakikita? Bakit mo ginawa to? Ayoko pang mamatay. Hindi ako handa. Sayang naman yung kayamanan pinaghirapan ko. Hindi ako makapapayag na mawala ito na parang bula. Huwag kang pakasisiguro. Lalabanan kita! Yun ay kung mabubuhay ka pa. Araw na ang binibilang ng katawang yan, Rona del Fierro. Hindi magtatagal. Ibabaw ka na sa lupa. Sa'yo. Anong ginagawa niyo rito? Siyempre, Ate Rona, hindi ka umuwi kagabi. Nag-alala kami. Kaya humay kami ng tulong kay Jack. Nagpasundo kami. Asnip, ano ba nangyari sa'yo? Ba't di ka malang nakatawag? Ba't ako tatawag sa inyo? Di ko ba kaya ang sarili ko? Miss Rona, ano ba talagang nangyari sa inyo? Wala. Masakit lang ang ulo ko. Ate Rona, gusto mo ng gamot? Gusto kong umuwi. Meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Excuse me. Pinamana sa akin ni Mrs. Madrigal ang lahat ng kayamanan niya. Negosyo. Pera sa bangko. Pati na ang bahay. Mayabang na tayo. Titira tayo sa mansyon. Hindi ko matulog sa inyo, ha? Kinakausap ko ba kayo? Huwag kayong bastos. Magsasalita pa ako. Ako ang magsasabi sa inyo kung kailan kayo magsasalita. May pagbabagong mangyayari sa bahay na ito. Aalis na ako. Masnip, nilipat na tayo? Hindi kayo. Ako lang. Eh, bakit? Gusto kong mag-isa. Miss Rona, paano naman si Nico at si Jeremy? Paano rin ako, Ate Rona? Malalaki na kayo. Kaya nyo nang magbanat ng buto. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi nyo na ako kailangan. Sandali ah. Medyo naguguluhan ako dito eh. Rona, nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi. Aalis na ako sa bahay nito. At simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha nyo. Huwag nyo akong guguluhin, ha? Magkanya-kanya na tayo. Tara na, Mando. Thank you.
Dali na yan sa basement. Ma'am, madilim ho doon. Walang kuryente. Hindi ko pa nalinis at naayos. Ay, di mas maganda. Para lalo mapabilis ang pagkamatay niyan. Na mawala na ako ng problema. Napakahayop mo talaga. Manalo ka man ngayon. Aantayin pa rin kita hanggang sa hukay. Hindi kita titigilan! Gawin mo na ang gusto mong gawin. Sabi mo na ang gusto mong sabihin. Basta ako, nakuha ko na ang gusto ko. Ano pang hinihintay mo? Ikulong na yan sa basement! Balikan mo na ang pagpatay na! Ah! Hindi mo ba ako susundin? Jack, ba't ba tayo pumunta dito? Kita nyo namang nilait-lait pa tayo eh. Alam nyo, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Rona yun eh. So naman, kita nyo naman, di ba? Alam nyo, tama si Jack eh. Merong hindi magandang nangyayari. Hindi naman kaya si Ate Rona nasilaw sa pera. Ricky, imposible yun. Hindi ganun ang ugali ni Miss Rona. Okay. Eh, ba't nagkaganun si Ate? Ano nangyari sa iya? Dalin, kaya nga tayo nagpunta rito eh, para alamin. Ayong sumama. Eh, baka pagalitan lang ako ni Nasnip eh. O di sige. Naiwan ka dito, sama mo si Tess at si Ricky. Kami na lang ni Jeremy papasok. Jack, Jeremy, mag-ingat kayo ha. Oh. Ano kayo ha? Ano na nangyari sa kanila? Sundan natin. Paano naman kami? Dalawa lang yan eh. Sumama kayo o maiwan kayo. Sasama kami. Tara. Ay, kala, Ricky. Sama din ako eh. Sinasabi ko na nga, May. Hindi si Rona yung nakausap natin. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko na kaya. Masyado na siyang nalulong sa pera. Saksi ako nung patay niya ang una at pangalawa niyang asawa. Nakita ko rin na nalasunin niya ang sarili niyang ina. At ngayon, hindi na ako makakapayag na kumitil na naman siya ng buhay. At ngayon mo lang nilalabas ang mga bagay na to. Batang kali ako, pinulot niya ako sa basurahan. Pinalaki, pinihisan. Malaking utang na loob ko sa kanya. Ayag na nga akong saktan niya, gulpihin, huwag pakainin. Hindi ko masisikmurang ginagawa niya pagpatay ng tao. Nasaan ang nasnip ko? Ha? Si Rona nasana. Nasa basement. Lagay ako, samahan ko kayo dito.
Tara. May sumusunod sa atin eh. Huh? Eh, sino? Sina Jeremy? Hindi ako sigurado. Uy, umalis na tayo dito. Natatakot talaga ako. Umalis na tayo. Huwag ka kayo, Inay. Lalo tayo mapapahamak niyan eh. Teka na nga, tara na. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Sa mga dagang gumagala dito. Nico! Nilalakan niyo ako! May kasama kayo! Nico! 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 Balik sa katawan mo. Hindi ko alam. Ang alam ko, nasa librong ito ang kasagutan. Marunong ako gumamit yan? Hindi. Ako? Ako alam ko. Hindi ako papayag na basta-basta yung makuha sa akin to! Magkawin tayo na!
Ano yung kayamanan? Di ba nakapangalan na sa'yo? Oo. Di mayaman na talaga tayo. Hindi ah. Hindi ko naman kukunin yun eh. Ha? 1 billion, Ate Rona? Ipamimingay mo lahat yun? Ibibigay ko sa taong karapat-dapat na tumanggap ng pera. Sino? Si Mando. Tagal niya naghirap dun sa pangangalaga ni Mrs. Madrigal. Tama lang na siya ang tumanggap ng pera. Miss Rona, ibibigay mo sa kanya lahat? Hindi. Yung iba ay pamibigay ko sa nangangailangan. Ang dami nagugutom dyan. Tapos sa'yo, walang matitira, ganon? Oo. May problema ka doon? Wala. Natutuwa lang ako eh. Bumalik na yung dating si Rona. Don't! Touch me! Chika lang. Pag-uwi ko,
Thank you.